Yo, what's up? Welcome to another Gunpla review. And for today, guys, pag-uusapan natin ang Gundam 00 Sky HWS or yung Heavy Weapon System Trans-Am Infinity Mode. Itong nasa harap nyo ngayon, guys, is yung built out from the box kit ng HWS na to. So, properly cutted parts na siya. And then, panel line na din. Di ko to tinipid sa panel line pen. Dahil gusto ko talaga ma-leave kada detail niya sa review na to. Pero di siya painted, and speaking of painted, di ako experienced party dyan. Pero dahil in trans-am mode nga siya, para na din siyang painted dahil glossy injected kit siya. And then more muscular kumpara sa Gundam 00 Diver Ace na puna ni Rico from the anime HG Build Divers. And then makita mo para sa bulky na kit na to, it's quite packed ng ano, articulation. Tignan nyo naman, napaka-eligible ng kit na to para sa mga astig na mga posi, mga magandang articulation talaga. And then basically, guys, ang Gundam 00 Sky HWS Trans-Am Infinity Mode ay hango pa rin sa Gundam 00 Sky na standard. Just the ano, color variation lang, tsaka linagyan lang ng weapon. Ito, weapon dito, weapon yan, mga multi-missile launchers, tsaka itong backpack niya na napaka-heavy tignan. Kung saan nakuha yung tema natin na HWS, no? Kung makikita nyo, pati pagkakapanelan yan, hindi ko talaga tinipid, guys. Para mapakita ko sa inyo yung mga details ng Gundam na to, kung bakit napakalupit ng ng Gundam na to. By the way, included base stand na pala siya, guys. Ayan. So, napaka-generous nun. Bakit? Kasi ang laki ng backpack niya. And then, kapag hindi na-includean talaga ng ano, base stand ang kit na to, mamumblema pa lang nakabili talaga. By the armaments, guys, sa nakikita niyo naman, ayan, multi-missile launchers sa mga braso niya, dito sa leg niya meron din dito. Ayan. And ayan, meron siyang giant sword diyan na talagang i-explain ko kung anong nangyari diyan. Meron din siyang buster gun na pwede mong ikabit dito. Ayan. And yung heavy backpack niya pala, merong pang kasamang missile launchers dito. Ayan, oh. Ayan. And then meron ding ito, tanggalin ko. Ayan. Merong nakakabit na isa pang napaka astig tignan na buster gun sa likod, no, na nakakabit. So, okay na okay din yun. Tapos meron din siyang kasamang ganto. Ayan, may kasama rin siyang laser swords na ito ang pwedeng gawin niya diyan. Kapag tanggalin mo lang something na to sa skirt niya. Tanggalin natin like this. Ayan. Pwede mo siyang ikabit dito. Ayan, kakabit mo siya diyan sa ano, laser sword na 'yan, and it will look like this. Ayan. Astig, 'di ba? Astig siya. At least may ganung pakulo. And then, guys, mayroon din siyang mga extra parts. Ang daming extra parts. Sa PC niya, may natira pang ganto. Meron pang extrang ganto na kapag kinabit mo to sa other kits, pwede mong magamit ng HWS ng kit na to. And then, mayroon din tayong ganto. Additional pa neto. Then, more of like this. And dito, para sa extra fisting niya dito. And then, ang daming sobrang parts na akala ko magagamit sa HWS kit na to ng Gundam 00 Sky, pero hindi. Ano pala siya, guys? Ito, sinubukan ko kasi, ayan, oh. Ayan, mga clear frames. Clear, transparent frames, guys. Ayan, oh. Ayan. Ito yung
Prueba, meron pang iba dito. Tinanggal-tanggal ko nga kasi, guys. Ayan, no. Ayan, nung sa waist niya, ganyan. Tinanggal ko kasi akala ko para akala ko pang Gundam Sky, akala ko pang Gundam 00 Sky siya. Hindi pala. Pang ano pala siya, pang Gundam 00 Diver Ace pala siya na pyesa. Okay guys, so let's talk about the letdowns of this kit. So yung letdowns niya guys is yung mga naputol na joint niya. So mayroon tayong dalawa dito. And nakaka-letdown nga siya, totoo. Una is yung sa giant sword niya. Nakikita niyo yung clear frame na to. Yan, yung clear frame na yan, hindi siya makabit. Hindi siya makabit. Yung dito niya hindi makaabot sa dapat paroon nandito. Banda na butas. So, hindi siya makabit basically. And then, finorse ko siya makaabot dito hanggang sa na-force ko na tuloy yung joint ng banda rito kasi supposedly nabibend to. Yung may mechanism dyan na pwede natin i-bend yung giant sword para ma-fold siya. Na-force ko yan hanggang sa naputol. So, that's the first letdown. Kasi supposedly, ganito yan eh. So, kung sa nakikita yun sa manual na to, yan. Ito yung na-force ko, yung part na yan. Naputol ko siya. So, sana hindi ko na lang pinuwersa. Dapat nag-next time na lang ako eh. Ganun. Tapos, nag-search muna ako further kung anong gagawin kapag ganun. So, mostly sa mga builders, hindi pala nila linagay yung clear frame na andyan dahil nga sa issue na yun. Sa pangalawang letdown guys is dito. Ito. Itong bastard gun na andito na foldable pa rin guys. Kung titignan, kung ipapakita ko sa inyo yung manual, ito yan. Ganyan siya. Ayan. So, meron siyang mechanism pareha dito sa giant sword. Ayan. Giant bastard gun din siya na kinakabit sa shoulder kasi. Ang nangyari naman, wala akong ikakabit na framing sana dito na pareha dito sa ano, na ganto, na ganyan, na ganto dito. Wala naman sana, pero ang faulty naman niya is yung dito banda na joint. So, hindi ko alam kung sa pagkakakat ko ba yun o talagang sa plastic. Palagay ko talaga sa plastic eh. Mas matimbang yun sa akin. Faulty talaga ng kit yun. To begin with. So, ayun, hindi ko siya ma-fold ng maayos, ma-extend and fold. Hanggang sa madaling salita, naputol din siya. So, that's another letdown. So, dalawa lang naman, 2% lang naman ang 100% yun. Para maging masaya ka pa rin sa kit na yun. So, okay pa rin. Depende sa inyo. Hindi naman sa, mag-change posing ako from time to time. So, dahil sinave tayo ng super glue, okay na ako dun. So, ngayon, let's talk about the articulation of the kit. And so, for the articulation, unahin natin yung heavy weapon system niya. Yung kanan niya, pwede mong i-full bend hanggang dyan. Wala na pala. Okay na yan. Hanggang dyan lang. And then, pwede mo rin siyang ma-fold. Dito sa shoulders niya, mayroong ball joint dyan. So, pwede mo siyang i-ganyan. Dito, pwede mong itaas hanggang dyan. Pwede mo itaas hanggang dyan. Pero bakit mo naman gagawin ng ganyang ataas? Pero pwede mo siya i-lift hanggang dyan. And then yung dito niya, pwede mong... Ito. Itong flappers. Pwede mong ipaikot ng ganyan. So, yung iba ginagawang nakaganyan. Which is para sa manual. Yung iba naman, naka-ganto. Which I prefers. Yung dito, itong pink, pwede mo siyang i-bend ng ganyan. Iyan. Para lumusot siya dyan. Dito, sa likod niya, yung weapon dito sa likod, meron siya ditong maliit na something na nakakabit na pwede nating i-ganyan-ganyan. Hindi ko alam kung nakikita eh. And then dito, pwedeng ipaganyan. Ayan, ang paghawak. Ayan, pwede. And then, yung dito, yung bastard gun sa gilid. Pwede siyang i-full forward.
ng ganyan. Ayan. Diyan. Ayan. Ayan, pwede siyang i-full forward long buster gun na hindi na natin pwedeng i-fold ulit dito dahil sa nangyaring putulan. Ayan. So, ibabalik lang natin. Ganyan. Yung ulo niya pwedeng bend ng ganito. Hindi masyadong bend side to side. Ganyan lang. And then, yung taas ng, yung pagtingin niya sa taas, ganyan lang. Pwede siya naman yung muko. And then, look side to side. Pwedeng mag 360. Ay, hindi pala. Ganyan lang. Diyan lang. Kasi babangga na siya. So, hanggang dyan lang yung full look side to side niya. Yung dito niya, yung kanyang shoulder. So, pwedeng ganyan. And then, arm lift. Pinakamataas, guys. Ganyan. Ayan. Arm bend. Pwedeng ganito. Pero, ayan, ayan, ayan. Full arm bend. Ganyan. And then, fist bend, ball joint. So, pwedeng ganyan. Yung waist niya, fixed na siya. So, walang movement na pwede mong paikutin. Pero, pwede siyang iganto. Yan. So, very limited movements. Pero, okay na. And, side skirts, pwedeng lift hanggang dyan. Front skirts, pwedeng ganito. Ayan, napakaluwag nga. Pero, compliment yun. Ayan. And then, split. All the way dyan. Split. Yan. Split niyan. And then, knee bend, guys. Dito tayo. Double jointed yan. So, really good knee bend ang makukuha natin. Ayan. Wow! Power na power. Lupit. Wow. Ayan. Super knee bend. And then, yung dito. Paa niya dito is pwedeng ganyan. Front na ganyan. Front na ganyan. And then, side to side. Ayan. Super side to side. Ayan. Meron pa ngang mas isa side yan. Ayan. Full na pala. Ayan. Ayan. Full na yan. Dito niya, pwedeng iganyan. And then yung dito, somehow nang pwedeng iganyan. Yan, yan, yan. Sa likod din, ganito. O, pwede yan. Pwede rin yan. Front kick. Front kick, guys. Dahil sa very flexible na front skirt natin. At hindi humahad lang. Pwede siya all the way like that. Ano? Ang tawag niya? Full front uplift. Ayan. And then pwede rin papuntang likod all the way to the back. Like that. Ayan. 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 See that double joint mechanism sa tuhod? Ayan. Oh, diba? Lupit oh. Ayan. Ayan oh. Lupit talaga ng ano. Full knee bend niya. Oh, ayan. Mapuputol na to. Oh, by the way, dito sa kamay, pwedeng iikot, ganyan. Ganyan, and then, ganyan na bend. Ayan. Ayan nga, dahil sa buster gun na to, yung kinakwento ko sa inyo kanina, meron siyang maliit dito na, ayan, pwede ipangkabit. So, dahil dyan, pag linagay mo yun dyan, ayan, pwede siyang magalaw-galaw. Ayan. Which is very useful ulit kapag nag-articulate tayo. So, that's... Ano pa ba? Halos iyon na yun sa articulation. Actually, iyon na talaga lahat. Ayan. So, congratulations sa vlog na to kasi talagang improved ang ating articulation. Ayan. So, yun na yun.
Ito, ito natatanggal daw to eh, pero hindi ko na hindi ko natatanggal daw to, pero matigas. Hindi ko matanggal. Kasi may kagaygot, so natanggal niya yun. So, ayun na. Sana masama natin sa articulation yung bending ng giant sword at ng eto for the full extend. Kaya lang dahil naputol nga yung joint dito tsaka dito, hindi na natin magawa, sad to say. Ayan, wala na. Oh, mayroon pa pala dito guys, sa likod, sa backpack. Somehow pwede mo tong ayan, nabubuksan siya diyan. Nabubuksan siya diyan to the fact na pwede kang ayun, nabubuksan mo siya diyan. And then gawin mo kung anong gusto mo pagkatapos mo siya mabuksan diyan. Ayun, so is it worth the purchase? I would say yes, very worth it dahil sa 1-4 mo meron ka ng heavy weapon system. And I would say na talagang ano, sulit talaga sobra. Yun lang. No further explanation. Ayan, so ano masasabi mo sa kit na to? Para sa akin, okay na okay siya. Kasi ang daming enjoyable siya sobra. And hindi ko in-expect na ang dami niyang articulation. Given na napaka bulky niya. Siguro given din talaga to the fact na ano siya, galing siya at hango sa Gundam 00, which is full of articulation. Talaga yung kit na yan. Meron, ito guys, papakita ko sa inyo. Meron tayong Gundam 00. Ayan. And kung nanonood ka ng vlog ko, this is my first HG kit. Actually, second na. Kasi yung una kong HG kit talaga is bootleg. So, thanks for watching guys. And comment kayo down below kung anong masasabi nyo sa kit na to. And yun, thank you for watching. Subscribe kung di pa kayo nagsasubscribe. Goodbye.